Dinala nila Mario at Celeste si Imbo sa tahanan mismo ni Celeste. Ang lalim nitong sugat mo, paring Imbo ah. Mukhang kailangan na ng doktor ito. Wika ni Mario habang nililinisan ang sugat ng kaibigan. Wala yan. Daplis lang yan. Wika naman ni Imbo. Sigurado ka ba, Manong Imbo? Parang madaming ang dugo ang nawala sa'yo. Dugtong naman ni Celeste habang inaayos ang mga halamang gamot na ilalapat sa sugat niya. Aray! Biglang sabi ni Imbo, sabay hawak sa kanyang dibdib. Tinignan naman siya ni Mario at nagtataka kung bakit sa kanyang dibdib siya napahawak, gayong sa braso ang sugat niya. Teka lang, parang Imbo. Hindi ka ba makahinga? Celeste, pahingi ng pamaypay o tubig, dali! Natatarantang wika ni Mario dahil sa matinding pag-aalala sa kaibigan. Masakit, paring Mario. My ego hurts. Tugon ni Imbo. Lagya naman, paring Imbo. Nag-English ka pa. Teka, ano bang ibig sabihin ng ego? Unang baitang lang kasi ang inabot ko sa eskwela dahil lagi akong nasa ilog dati. Napabuntong hininga na lamang si Imbo sa itinura ng kanyang kaibigan. Tila masakit sa loob kasi ni Imbo na matanda ang tingin ni Celeste sa kanya. Sa bagay, di hamak na matanda nga naman talaga siya kay Celeste. Pero iniisip niya kasi na hindi naman yata hadlang ang edad kung tungkol ito sa pag-ibig. Pag-ibig? Magtigil ka, Imbo. Baka nadadala ka lang dahil kamukha niyang yumao mong asawa. Nakita mo kung paano siya namatay kaya imposible. Nagkataon lang na magkahawig sila. Tsaka mas bata yan. Wika ni Imbo sa kanyang isipan. Simula ng araw na yon, sa tuwing nakikita ni Celeste si Imboy, maghiliw niya itong binabati. May panahon pa nga na dinadalhan niya ng lutong ulam itong si Imbo sa kanyang tirahan. Isang maaliwalas na hapon, walang nagtungo sa tahanan ni Imbo para magpahilot o magpagamot. Nasa labas lamang ng kanyang tahanan ng matanda at nakasandal sa isang upuan sa ilalim ng puno at nagpapahangin. Ilang sandali pa'y dumating ang kaibigan ni Imbo na si Agustin. Tinanong niya ang kaibigan na agad din namang napatingin sa kanyang gawi. Oh, ano bang atin, paring Agustin? Paring Imbo, may pera ka ba riyan? Manghihiram sana ako kahit kaunti lang. Malalagot kasi ako kay misis kapag ang kita ko'y gagalawin ko. Bilang na niya yon. Para lamang sana sa ano, pre, makikisabong sana ako. Hindi pa man tapos si Agustin sa sasabihin niya'y pinutol na ito ni Imbo. Ay, tigil-tigilan mo ako, Agustin. Magkaibigan tayo pero hindi ibig sabihin nun ay kukonsintihin na kita. Huwag mo nalang ipilit at wala ka rin namang mahihita sa akin. Ilang sandali pa'y isang pamilyar na boses ng babae ang narinig nilang magkaibigan. Magandang araw, Manong Este Imbo. Nagluto nga pala ako ng ulam at naisipan kong dalhan ka na rin. Wika ni Celeste. Mabilis pa sa alas 4 na tumayo si Imbo at agad na tinanggap ang dalang pagkain ni Celeste at pinaupo ang babae. Pinagpag niya muna pala ang upuan bago sinapinan ng panyo galing sa mga sinampay niya, saka pinaupo si Celeste. Naku, mukhang masarap to, Celeste ah. Hindi ka na sana nagabala pa. Nakangiting wika ni Imbo. Inilapag ito ni Imbo sa maliit na lamesang nasa tabi lamang ng kinauupuan nila. Palihim naman na binuksan nito ni Agustin at tumambad sa kanyang tila ginis ang karne na may sili. Tamang-tama para pang pulutan at tila parang sinadya nang tumating si Lagring. Imbo! Imbo! Wika nito sa malambing na boses. May dala rin itong dalawang bote ng lambanog. Abay, parang sakto pa yata ang dating ko ah. Tuwang-tuwang sabi ni Agustina,
ikinikis-kis pa ang mga palad na tila ba sabik ng inumin ng alak na dala ni Aling Lagring at ang pulutang dala ni Celeste. Pero si Imbo, hindi niya napansin ang alak na dala ni Lagring, kundi ang itsura nito. Paano ba naman? Halos magkapareho sila ng kasuotan ni Celeste. Mahabang paldat ang pangitaas ay blusa na hanggang siko ang manggas at may laso pa ang buhok. Kumunot ang noo ni Imbo habang pinagmamasdan si Lagring. Mabilis pa sa alas 4 na kinuha ni Agustin ang dalawang bote ng alak at dinala na sa loob ng bahay ni Imbo, kasama ang ulam na dala ni Celeste. Mukhang hindi kasi magandang eksena ang nakikita niya at baka maging bato pa ang alak kapag nagkataon. Tinignan ng masama ni Lagring si Celeste. Tinignan niya ito mula ulo hanggang paa. Napataas naman ang isang kilay ni Imbo at saka pinigil yung tawa kay Lagring. Kung si Celeste ay parang dalagang Pilipina, ikaw naman Lagring ay parang dalag na pinya. At hindi na nga napikilan ni Imbo ang matawa. Napahawak naman sa kanyang mukha si Agustin habang nasa loob ng bahay ni Imbo. Parang Imbo, lagot ka na naman. Napangiti si Celeste sa tinura ni Imbo. Tila nasaktan naman si Lagring sa puna nito. Nag-ayos lang naman siya kasi sa tingin niya ay mapapansin din siya ni Imbo subalit hindi pala. Mapait siyang nagpaalam at umuwi. Samantala, habang nag-uusap si na Imbo at Celeste ay tila naihipnotismo ng babae si Imbo habang tinititigan ito sa mata. Gumamit na rin siya ng ilang orasyon na itinuro ng kanyang supremo na si Valentin, subal tila hindi ito gumagana kay Imbo. Biglang hinawakan ni Imbo ang kanyang kamay, bagay na nagpagulat sa kanya. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa Celeste. Maaari bang umakit ng ligaw sa'yo? Hindi agad nakasagot ng babae, gawa ng hindi niya rin alam ang itutugon. Kaya't wala sa wisyong napatango na lamang ito. Matapos noon ay umuwi na rin si Celeste. Nag-inuman na rin si Imbo at Agustin, gawa ng alak at pulutan na lumapit sa kanila. Ilang araw na ang lumilipas ay hindi pa rin kaanong gumagaling ang sugat sa braso ni Imbo. Nahihirapan tuloy siyang kumilos sa lahat ng kanyang gagawin. Ito ang unang beses na napuruan siya ng ganito. Nang mga sandaling nasa panganib kasi si Celeste ay nasa isip ni Imbo ang nangyari noon kay Belinda, kaya tila nakalimutan ni Imbo ang maging alerto at nahati ang isip ng mga puntong yon. Ang mahalaga, ligtas siya. Ang naibulong lamang ni Imbo sa sarili at ang tinutukoy ay si Celeste. Mula sa trabaho ay naisipan ni Imbo na dumalaw kay Celeste kinagabihan. Sumaglit siya sa isang tindahan para mamili ng maaaring handog dito kapag dumalaw siya. Matapos noon ay pasipul-sipul pa na umuwi si Imbo sa bahay. Gayon din habang naglilinis ng bahay at nagluluto ng kanyang hapunan na tila ba hindi indang pagod ng katawan dahil ang nasa isip niya ay makikita at makakausap niyang muli ang napupuso ang babae. Matapos maihanda ang sarili, tinitignan na rin ni Imbo ang mga dadalhin sa kanyang pag-alis. Regalo at bulaklak para kay Celeste. At ang kanyang mga pananggalang sa sarili kung sakaling may panganib na naman. Isa na lamang ang kulang at iyon ang pinakamahalagang bagay. Ang alak. Kaso nga lang, wala na siyang pera dahil ibinili niya na ng mga handog para kay Celeste at malamang ay hindi na siya pauutangin ni Lagring dahil tila may sama ng loob ito sa kanya. Pero matalino si Imbo, iniwan niya sa isang ligtas na lugar ang mga handog para kay Celeste at kumuha siya ng isang tangkay na bulaklak mula sa kumpol na dala niya na para sana kay Celeste. Maangas niyang lumapit sa tindahan ni Lagring. Sa unahan kasi noon ay ang tahanan rin ni Celeste. Inirapan siya ng matandang babae nang makita siya nito.
Ngumiti lamang si Imbo at agad na ibinibigay ang bulaklak na biglang nagpabago naman ng aura ni Lagring. Huwag ka nang magalit, Lagring. Ayan, pampalubag loob. Namula ang kulubot na pisngi ng matandang babae na animoy nagdadalaga. Lagring, pwede bang makabali ng alak ulit? Bukas babalik ulit ako rito. Magbabayad at may isang bulaklak ka ulit sa akin. Wika ni Imbo, sabay kindat sa matanda. Kahit tatlo pa, Imbo, kalakip pa ako. Tugon ni Lagring na animoy bituin na kumukuti-kuti tapang mga mata. Mabilis pa sa alas 4 na dinampot ni Imbo ang dalawang bote na nakahilera sa tapat ng tindahan ni Lagring at agad nang umalis. Alis na ako ah, basta bukas, Lagring, na maganda. Wika ni Imbo bago tuluyang umalis. Sabi ko na nga ba't may pagtingin din si Imbo sa akin, pinapaselos lamang niya ako sa buhanging seleste na yon. Wika ni Lagring at pigil na tumili sa labis na kilig. Samantala, matikas na naglakad si Imbo papunta sa tahanan ni Celeste, ngunit bigla na lamang niyang naramdaman ang pagkulo ng langis na dala niya. Ano ba naman yan? Huwag naman ngayon. Wika ni Imbo at ilang sandali pa'y nagulat siya nang may pumisil sa kanyang tagiliran at dahil sa sobrang pagkagulat at walang ano-ano'y isang malakas na sipang pinakawala ni Imbo. Isang malakas na kalabog ang kanyang narinig at pag-ungol, gayon na lamang ang gulat ni Imbo ng pagtingin niya ay ang kaibigan niya palang si Bino yon. Minsan hindi ko alam kung tao ka bang kaibigan o tigpa lang. Wika ni Bino at umiiling dahil sa pagkahilo. Pasensya naman, akala ko kalaban eh. Ano bang ginagawa mo rito? Bigla-bigla ka na lamang sumusulpot kasi. Gusto ko sanang makipag-inuman pero mukhang may lakad ka yata. Akit ako ng ligaw, kaibigan. Pero doble ang kaba ko kaya doble rin ang baon kong pampalakas ng loob. Wika ni Imbo, sabay taas ng dalawang bote ng alak na dala niya na inutang pa niya kay Lagring. Para mawala yung kaba mo, kaibigan, subukan mo itong alak mula sa mundo namin. Di hamak na mas masarap at mas malakas ang tama nito kumpara dyan sa hawak mo. Akin ang isang bote at sayo na ito. Pangungumbinsi ni Bino. Aba, akalain mong marunong palang mga engkantong lumikha ng alak. O siya, dahil kaibigan kita. Sige, palit tayo ng masubukan ko naman yung alak ng mga engkanto. Wika ni Imbo, sabay na umalis na tuluyan namang naglaho ang kaibigan niyang si Bino. Mga ilang hakbang na lamang at tahanan na ni Celeste at dahil tila animoy tinatambol ang kanyang dibdib, sa halip na ang mga bote ng lampanog ang mabuksan ni Imbo ay ang alak na binigay ng kanyang kaibigan na si Bino. Yun ang kanyang nabuksan. Ibang amoy nito ah. Parang... Wika ni Imbo na napatigil matapos matikman ang alak na bigay ni Bino. Naiibang lasa nito at nagugustuhan niya. Parang mas lalong lumalakas din ang kanyang pakiramdam ng biglaan. May kakaibang ginawa ang alak sa kanya na hindi niya may paliwanag subalit liban doon ay mas tila nagkaroon siya ng lakas ng loob para puntahan si Celeste. Hindi matatapos ang gabing ito na hindi magiging akin ng binibini ko. Maangas at tila nagyayabang na wika ni Imbo. Nang marating ang bungad ng tahanan ni Celeste ay agad namang nilapitan ni Imbo ang pintuan ng bahay nito at saka kumatok ng makailang beses. Ilang sandali pa'y narinig na ni Imbo ang boses ng babae kaya't dagling inayos niyang muli ang sarili at nilaklak ang alak na bigay ng kaibigang si Bino. Halos maubos na niya ang laman nito sa sobrang kaba ng mga sandaling yon. Medyo nakaramdam na ng hilo si Imbo matapos tonggain ang bote ng alak. Naramdaman niyang higit na malakas ang tama nito kumpara sa nakagawian niyang inumin. Ilang sandali pa nga'y bumukas na ang pinto at bumungad na sa kanyang mukha ni Celeste.
Sa hindi mawaring dahilan ay pangalan ng asawa niyang si Belinda ang naibulalas ni Imbo. Hindi naman ito pinansin ni Celeste. Salip ay pinatuloy niya si Imbo. Iniabot naman ni Imbo ang kumpul ng bulaklak at isang kahon na may lamang bestida na gaya ng sinusuot noon ng kanyang yumaong asawa. At dahil tila tinamaan yata talaga ng alak ay napakwento si Imbo patungkol sa kanyang namayapang asawa at kung paano ito namatay. Pinapakinggan lamang siya ni Celeste hanggang sa bigla ang basagin ng babae ang kanilang usapan. Sa tono ng pananilita mo'y ibig mo na yatang makita pang muli ang asawa mo. Bagay na hindi naman na kailangan dahil magkahawig naman na kami, hindi ba? Wika ni Celeste na tila inaakit ang matanda. Hahalik ka na sana siya ni Celeste nang biglang pinatigil niya ito dahil kinakabahan siyang muli. Inubos niyang muli ang alak na bigay ng kanyang kaibigan hanggang sa huling patak nito. Saka siya nagkusang siilin ng halik itong si Celeste. Subalit kalaunan ay napapansin niyang iba na ang amoy at medyo magaspang at matigas na ang katawan at mukha ng babaeng hinahalikan niya. Halos maduwal si Imbo na mapagtantong isang elemento palang hinahalikan niya, isang hunyango. Agad na naitulak ito ni Imbo. Ano ba yan? Walang hiya. Ngayon lang ulit nakatikim ng halik sa lamang lupa pa talaga. Kay malas naman talaga oh. Wika ni Imbo sa sarili. Napagtanto niyang hindi tao ang Celeste na nakilala niya, kundi isang uri ng halimaw na kayang gayahin ng wangis ng kahit na ano at sino. Mabilis na sinakmal lang nila lang si Imbo. Nahawakan agad nito ang kanyang leeg. Napakahinang nila lang. Uuntiin ko ang kamatayan mo ngayong gabi. Wika ng elemento na ang boses ay tila koro ng mga halimaw sa ilalim na nasa loob ng kuweba dahil sa lalim ng boses nito. Sinubukan ni Imbo na suntukin ang mukha at katawan nito subal tila wala itong nagiging epekto. Alak ng tibay mo ah! Wika ni Imbo na noon ay nahihirapan ng huminga. Inihagi si Imbo ng nilalang sa labas ng bintana at kumalabog ito sa labas sa lakas ng kanyang pagkakabagsak. Nagpagulong-gulong at halos hindi maigalaw ni Imbo ang kanyang katawan dahil sa sakit na taglay nito. Tumalon mula sa bintana ang hunyango at nilapitan si Imbo. Hinawakan nito ang kanyang damit at muli ay inangat siya. Hindi maintindihan ni Imbo kung bakit tila ba hindi niya mapantayan ang lakas ng katunggali niya. Ilang sandali pa'y biglang tumilapon ang hunyangong may hawak sa kanya. Inatake na pala ito ng kaibigan niyang engkanto na si Bino. Nakalimutan mo na yata ang mga dapat gawin, kaibigan. Kailangan pa kitang painumin ng espesyal na alak para makita mo ang totoong anyo ng hunyangong kinauhumalingan mo. Wika ni Bino. Si Bino na munang nakipagbuno sa kalaban. Sa kanyang maliit na sukat ay nagagawa niyang iwasan ng mga pag-atake nito. Ginagamit niya ang kanyang espada subalit mabilis din ang kilos ng elemento at nasasalag na mga matatalas at mahahaba nitong kuko ang mga pag-atake ni Bino. Samantalang si Impo naman ay umusal ng orasyon habang hawak ang mutya ng bulalakaw at kidlat na nakasabit lamang sa kanyang leeg. Ginamit na niya ang pinakamalakas na orasyon. Gawa nang sa hindi malamang dahilan ay nakakaligtaan na ni Imbo ang pakainin ng mga ito ng sapat na dasal at orasyon mula nang makilala niya si Celeste. Bagay na hindi naman talaga niya dapat nakakaligtaan. Habang nakikipagtuos si Bino sa kalaban ay pinapalakas naman ni Imbo ang sarili. Nang maramdaman na niyang kaya na niya, tumakbo siya papalapit sa kinaroroonan ni Bino at ng elemento. Hindi na kayang sundan ng ordinaryong mata ng tao ang bawat galaw nilang tatlo sa sobra nilang bilis. Sa unang pagkakataon ay tila hindi magiging madali ang laban ng ito para kay Imbo. Hindi inaasahang nakalmunt ng kalaban ng sugat ni Imbo nang nakaraan na dahilan kaya napatigil siya. Hindi na ako natutuwa rito.
wika ni Imbo. Huwag ka nang mag-alala, kaibigan. Kasama mo ko. Wika naman ni Bino bilang pampalakas loob sa kaibigan. Oo, alam ko, kaya dito ka muna at babalikan ko sa loob yung alak ko. Wala talaga ako sa kondisyon kapag walang alak eh. Wika ni Imbo sabay takbo papunta sa loob ng bahay ni Celeste. Anak ng tuwag pa talaga, nasa labanan na nga alak pa rin. Wala nang nagawa si Bino kundi harapin na muna ang nilalang habang nasa loob pa si Imbo. Lumabas ng bahay si Imbo, hawak ang dalawang bote ng alak sabay sigaw. Hoy, walang yakan nilalang ka. Hinilikan pa kita. Akala ko magkakalablip na ako. Sinira mong ano ka. Inubos niya ang laman ng dalawang bote ng alak. Bahagyang sinunok siya nang matapos tungkain ng dalawang bote. Kahit medyo nahihilo na eh, nagawa pa rin tumakbo ni Imbo papalapit sa kalaban. Animoy trumpo na mabagal ang pag-ikot ang naging pag-atake ni Imbo ng mga ilang dipan na lamang ito sa nilalang. Nang malapit na siya, hinampas niya sa mukha ng nilalang ang dalawang bote ng alak, kaya't nabasag ito sa mukha ng hunyang at pumagsak ito. Susugurin na sana ni Imbo sa ikalawang beses ang nilalang. Nang mag-anyo itong muli na si Celeste na umiiyak at sugatan ng mukha. Imbo, tulungan mo ako. Sinumpa at ginamit lang ako ni Valentin para linlangin ka, pero hindi ko kagustuhan ng mga yon. Umiiyak na tura ng babae. Nang mga sandaling iyon ay halos isang tangkal na lamang ang pagitan ng tansong punyal ni Imbo sa mukha ni Celeste. Tuluyan mo na yan, kaibigan! Huwag ka magpapalinlang sa kanya! Sigaw ni Bino. Subalit tila nawawala ng kontrol si Imbo sa sarili, lalo na't ang mukha ng yumao niyang asawang nakikita niya. Umiiyak pa ito na tila nagpapaawa sa kanya. Ilang sandali pa'y may biglang tumangay kay Celeste at hindi agad ito napansin nila Imbo. Masaya akong makita kang muli, Imbo, at mukhang sa parehong senaryo pa rin. Wika ng isang pamilyar na boses. Nilingon ni Imbo ang dako kung saan ang gagaling ang tinig na yon at bigla na lamang nakaramdam ng panginginig. Dahil sa matinding galit ni Imbo nang makitang hawak sa leeg ni Valentin si Celeste, naging pamilyar sa kanya ang tagpong yon. Ang tagpo kung saan nawala ang kanyang babaeng pinakamamahal, ang asawa niyang si Celeste. Tumawa lamang si Valentin habang hinihigpitan ang pagkakahawak niya kay Celeste. Kaibigan, hindi yan ang asawa mo. Isang unyango yan. Pinaglalaroon lamang ni Valentin ang isip mo. Wika ni Bino, subalit tila walang naririnig si Imbo sa mga itinuturan ng kanyang kaibigang engkanto. Mas diniinan pa ni Valentin ang pagkakasakal kay Celeste na dahilan na tila ba nawala sa sarili si Imbo at hindi inaasahan ay malakas na suntok sa hangin ang pinakawalan ni Imbo na dahilan para tumilapon si Valentin at ang hawak nitong si Celeste. Hanggang dito po muna ang ikapitong bahagi nito. Medyo pagpasensya nyo na lamang po yung ingay kasi andito tayo sa probinsya ngayon at medyo maingay po yung mga kapitbahay. Yun lamang po. Maraming salamat sa inyo.